So hello everyone, it's me again. Wala na intro. Gagawa tayo ng mixing review and unboxing ng BMAX X15. So sa pagkakaalam ko, bago pa lang ang brand na ito and dalawa pa lang yung official na partner, which is yung Kim Store and Laptop Factory. Sa Laptop Factory ko po siya nabili dito sa Davao. So ito po yung specs niya. So paki-pause na lang po. Basta 8GB po yung RAM and 128GB yung SSD. So sa loob po ng mismong box ay nandun po nakalagay yung box ng mismong laptop. Then ito po yung lagayan ng charger. May kasama po siyang tatlong adapter na pwede mo gamitin sa ibang country if nagta-travel ka. So, lipat naman po tayo sa mismong lagayan ng box. So, safe po talaga siya kasi may mga foam po siya sa gilid. And nakikita nyo na nandito yung logo ng BMAX. And then, sa gilid-gilid may nakalagay yung mismong pangalan talaga ng BMAX. Kung bubuksan natin, makikita natin mismo, syempre yung mismong laptop. And then sabi ko nga safe siya kasi pati yung sa front niya, yung takip is may foam rin. And then ito na nga. Then ito guys, yung manual niya. So binuksan ko talaga siya after sa pag-video dito and meron siyang or like available siya sa 6 languages. And then yung mga basic lang yung mga nakalagay dito like paano mag-start, ganun. And then, ito na yung mismong laptop. Sobrang smooth and classy niyang tingnan. And, syempre, parang may takip rin siya sa may keyboard banda. So, ito na nga, guys, yung laptop and yung pad. Sobrang classy niya tingnan for a price of 15K. And, yes, pasensya sa papa ko, guys. So, ito na nga, in-on ko na. So, konting share ko lang, guys. Nung nasa shop nila kami, nung kinuha namin to, pinaandar ng isang staff nila doon and working naman siya. Pero pagdating sa bahay, naging ganito siya yung screen niya ng sobrang tagal. And then, biglang nag-blackout. And then, yung mouse na lang yung nakikita ko na gumagalaw. As in, black yung screen and mouse lang yung gumagalaw. And then, syempre medyo nag-panic ako. Pero alam ko na working talaga siya kasi nga in-open dun sa shop nila mismo. So, ito dito. Ito na yung sinasabi ko na nag-block yung screen and yung mouse na lang. So, instead na mag-panic, ang ginawa ko is nag-restart. So, ito na nga yung ni-restart ko. And hanggang ngayon is okay na ulit siya. Like, hindi na siya nag-block screen and mouse lang. So, dito, nung na-okay na siya, sinet up ko lang siya. And then, yung sa wifi namin, kinonect ko, agad naman siya nag-connect. And hindi naman ako nahihirapan sa pag-connect sa kanya and pag-configure sa iba pang mga settings. So dito guys, tinry ko if mabilis ba siya mag-browse. And then gusto ko iparinig sa inyo yung quality ng speaker ng BMAX. So, yun yung quality niya and sa akin, enough naman siya kasi malakas naman siya in actual. So, dito nakalagay yung model, which is nakikita niya naman na X15. And then, yung processor niya is Intel Celeron N4120. And then, syempre, yung RAM niya is 8. And then, yung operating system niya is 64-bit. So, dito ay papakita ko yung quality ng camera ng laptop. And masasabi ko na maliit talaga yung megapixel ng camera kasi 0.3 lang
yung kaya niya. And as you can see, malaki talaga yung difference ng nasa camera and tsaka yung sa kamay ko. So I recommend you na bumili ng mga external cam tulad nito kasi malaki talaga yung difference na makikita mo if i-compare mo yung sa B-Max and tsaka yung sa camera na i-install mo. So dito, pinapakita ko pa yung sa camera ng B-Max, yung quality niya. And if pipindutin ko na yung button na yan, then matatransfer na dun sa camera na in-install ko. And then, ito na yung sa camera na nakasaksak. If makikita nyo, may difference talaga and mas clear siya konti kasi nasa 2.1 megapixel na siya. So, sa games naman, syempre hindi mawawala ang games. So, nag-install ako ng Roblox. And sobrang smooth ng Roblox. So, ipapakita ko dito sa inyo yung sample na nilaro ko. So, magla-login muna ako. So, ito na nga, na-login ko na yung account ko. And yung pinili ko ay yung Obi para madali lang mag-load yung server niya. So, ito na nga yung napili ko na laro. And if mapapansin nyo, hindi pa masyado maglo-load yung mga clothes ko and all. Kasi nga, ito pa lang yung unang napili ko and medyo naglo-loading pa siya and everything. So next, magpapakita pa ako ng isang game but this time hindi siya sa Roblox but Sims 4. Yes, nakaya niya ang Sims 4 kahit na yung processor niya ay mas mababa sa recommended na processor ng Sims 4. So nakikita niya naman dito na kahit kung paano ko siya i-move and like paano ko siya i-zoom in and zoom out, smooth talaga siya and hindi siya nagla-lag. Ayan. So, kaya yung Sims 4 dito. Yun nga lang, masyadong mabigat yung sa storage ng Sims 4. Kasi parang 30 gig ata yung nabawas. Nga pala guys, sa battery is 6 to 8 hours talaga siyang pwede gamitin. Nga pala yung sa storage niya guys, 118 gig na naging 78 gig na lang yung available. Kasi nga, nasa 30 gig yung sa system. And then, nung in-installan ko pa siya ng Sims 4, ay naging 53 gig. But I recommend you to buy the external HDD kasi mas malaki ang matitipid mo doon at mas malaki ang storage mo na mabibili if may budget ka na 1.5. So I guess that's it. So thank you for watching and you can also leave comments below so I can answer it. Bye!